Nakakalula. Nakayanik. Ang damdamin. Si Dad. Kaswabe, nais kong pasalamatan ang suporta, lalo na sa LC300, over 100,000 na ang views na nangyari. Love much. Uy, Porsche Cayman. Ah, nakong ganda naman ng pagka-blue. Ano to, Gran Turismo? Ano ko, Kaswabe? Tama, Gran Turismo. Tignan natin, babain natin. Sige. Tingin ko mahilig sa color blue yung owner niyan. Kasi puro blue eh. So, tingin ko lang, mahilig siya. Mas maganda yung view pag medyo kabilang side, no? Yeah. A good vibes dito sa subdivision na to, no? Ganda, oh. Oh. Tapos meron siyang LM ng Lexus. Uy! Parang may something sa loob. Ikot natin. Baba tayo. Nakabukas yung gate. Sneak in lang tayo, ha? Tara. Ganda nung stripes. Tingnan ko, ah. Tara, tara. Bid. Parang may malupit na supercar dito. Uy. Matutuwa ka rito. Teka lang, teka lang. Merong supercar! Tara ka sa pamilya, Andre. Wow! Bukas? Bukas. Kaswabe, alam na this. Welcome back to the channel where we make exclusive contents and reviews ng mga supercars and crazy cars here in the Philippines. On today's video, we have here the Iron Man supercar. Ladies and gentlemen, it's the Audi R8 V10 Plus. Mga kaswabe, let's begin! Magandang araw sa lahat ng kaswabe natin. Nais muna natin pasalamatan ang Toy Empire, located dyan sa Green Hills. For giving as an access para magkaroon tayo ng review sa isang Audi R8 V10 Plus. And syempre, nais natin pasalamatan ang ating mga channel partners. If you don't know, this Audi R8 V10 Plus, isa nga pala ito sa most awaited sa ating channel. Maybe this one is your ideal or first everyday supercar. Yan ang kailangan natin sagutin. Okay, alamin natin, ano ba ang cool features nito sa exterior and even sa interior? At ang pinaka-the best niyan, dahil hindi po ito nasa dealership, pwede natin itong dalhin at i-test drive natin dito sa subdivision. Pero I'm sorry to say, hindi po natin kayang ratingin ang top speed. Imagination na lang natin yan
gagawin. Same platform ng engine with the Huracan. This one gives 610 horsepower that started nasa around 400 horsepower. At kung alam mo, ang Ironman Part 1 noong 2008, hindi po yun V10 Plus, V8 lang yun. But this one, eto yung bata na naging bagito, na naging adult. Nasaksihan natin, this is the second generation, being 4S, pero nanggaling siya being Type 42. And I'm very excited para ihatid sa inyo kung bakit pwede mo siya maging choice bago ka mag-Ferrari supercar, mag-Huracan supercar, dahil exposed rin ang kanyang makina sa likod. Mga kasuwabe, let's begin! Kasuwabe, I'm loving this cloudy gray body color. Bagay na bagay sa kanyang black accents and silver. You will see, alam mo ba yung sapatos ni Kobe? Dun sa Adidas, yung Kobe 2, kahugis po siya. Hindi talaga siya nalayo sa first generation. It carries the DNA of the Type 42 being 4S honeycomb. Then ang pinaka the best niyan, waterfall construction ang ginawa nila rito. It's very minimalist kung titingnan mo ang pinaka definition ng Audi R8 when it comes sa front fascia. Simpleng-simple pero ang lakas ng dating. Napakalapad ang dimension. DRLs niya, eto yon. Alam mo ba ang Audi R8? Eto nga pala ang nagpauso ng mga iba't ibang klase ng technology when it comes sa mga dancing LED lights, DRL, and after that, boom! Everyone in the automotive industry nag-upgrade ng mga LED DRLs. So you have functional air grabbers dito sa front apron. One thing you will see, meron kang CF dito. Meron siyang chin extension na little carbon fiber panel. Pero parang silhouette lang talaga, no? Dito, wala ang makina, of course. Meron kang cargo dito sa ilalim ng bonnet. Very, very hardcore wheels. They're using Michelin Pilot Sport Cup 245-3020 with carbon ceramic rotors plus this metal-looking carbon ceramics. You see, they're also ventilated. The badge of V10, pero I'm not liking the positioning. Mas better sa akin kung nasa likod ang V10. I don't know, siguro mas sana naging simple na lang dito, wala na tong badge. Roof, wala namang pinagkaiba katulad noon. And one thing, nagkaroon siya ng refresh sa second generation, all new, because before, ang door handle, naka dito lang talaga. Mounted lang, pero ito, mas pinalalim. Mas naging hardcore ang kanyang body line. Kasi to open, talagang kailangan sundutin mo siya rito. Yo. This one also, sa second generation, yung side blades na tinatawag. Yan, wet carbon fiber. Pero dati, isang diretso lang yan. Malalaman mong second generation pag continuation ang body dito sa gitna. Pero before, isa lang yung side blades na yan. At ito ang naging unique touch ng isang Audi R8. Sila lang ang gumawa niyan. You have functionalities. You have this V10 Plus na normally aspirated engine. Makikita mo rin ang spirit and soul ng V10. Isa sa mga affordable na pwede mong makita at ma-inspire ka sa kanyang makina. Kung makikita mo, di ba yung mga braces dyan, naka-X talaga, carbon fiber, hindi lang natin mabuksan, pero ang mga heat extractors mo on both sides. Doon, not unlike the Ferrari, nandito yung window. Ito, mga honeycomb style. Later on, banggitin natin kung ano ang engine specs. The wing, it's wet carbon fiber. Fix siya. Hindi na yan nagde-deploy. R8 badging, yung four circles. Look at this. Yung rear diffuser mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 6 sharp fins. You have quad exhaust dito. 1, 2, 3, and 4. There's illusion na akala mo ang rear diffuser magmula talaga dito sa dulo up until dito sa dulo. In my lifetime, nakakita pala ako ng Audi R8 mga not more than 10. Kaya alam mo, kung papansinin mo, first time mo na makikita ang isang Audi R8, akala mo maliit lang siya. Pero pag tiningnan mo, malapad siya katulad ng mga Lambo Huracan. Kaswabe, you can ride with me sa passenger. Let's go.
Welcome sa interior ng ating Audi R8 V10 Plus. And nafe-feel ko ako si Christian Grey because cloudy gray ang kulay. First impression, pagsakay pa lang kaswabe, it's not katulad ng isang Lamborghini Aventador. Nakapag-review tayo noon, super sikip, sobrang tight ng feeling. Alam mo pag nandito ka, parang yung pinaka-entrance ng mga F1, you have your own room dito, yung sweeping shape dito. Para sa driver, I'm liking it. For me, every day, if I will ride here, ang ganda ng space, even the visibility, pero later on, test drive natin ha. Headroom, maganda naman. Ang vents, nasa door panel, wala nga lang. Dito sa mga side, you have air vents, yung control ng side mirror to open the trunk, nandito rin. Premium red na kulay, door bin, speaker, nandito. You have carbon fiber touches sa door panel. Continuation yan dito sa sides. You have some space dito. May cargo net ka. Then merong DVD, SD card for all the multimedia. Because maybe you have SD card katulad sa mga C8 Corvette. You can record everything, your performance, lap times, kung gano'n kabilis. Your seats are very high. Ang taas ng headrest, oh. O nga, no? Ang taas, oh. Mukha siyang waffle. Diba? Mga waffles, oh. Pero diamond, quilted. Ang design ng seats, ito ang bolsters. Hindi lang ganun ka agresibo ang iyong bolsters, magugulat ka because etong maliit na to. Tadaan! Kaya lang pag large, medyo mahirap magkasya. Okay, red, then dry carbon fiber you have here, handbrake, tapos you have santo. Yeah. You have select shift para yan sa gauge clusters. This is your gear lever, short throw lang, automatic. Ito naman, entertainment, switches mo, park assist, hazard, traction, for fuel efficiency, automatic up and start yan once na nasa traffic ka. Para sa akin, ha, cool feature ito kaswabe, yung climate control. It's so well organized, brainy ang gumawa. Tingnan mo, oh. Scroll lang, oh. Ito yung sa AC, ito yung sa temperature, ito kung saan yung posisyon, rear defogger, heated seats, pero wala ka nga lang cooled seats. Uy, ang haba ng ano, glove box. 4, it's for your performance. Ito ang key fob natin, seeing the R8, you know what's happening. Kaswabe, driver mode na tayo before test drive ang iyong manubela. I like it, everything here. May mga holes, perforated, 3-spoke with the R8 badge and flat ang iyong bottom, saying na everyday supercar ang meron dito. Tapos ito naman, once you press this, drive select, ayun o, nagbago dun sa loob ng tachometer natin, performance, comfort, auto, dynamic, individual. So may mga select ka dyan, pero yung auto lang natin. Ito naman is for the exhaust. Sport or standard, mamimili ka. Kahit naka-comfort ka, hindi ka naka-dynamic mode, pwede pa rin ganun kalakas. Start and stop engine, switch button, ayun o, nagbago ang tachometer nasa left, tapos yun ang iyong speedometer. Wala nga lang itong infotainment kaswabe, everything driver focus tayo. So ano pa hinihintay natin? Let's drive this Audi R8. And here we go! Maximum eargasm. Pero simula pa lang yan dahil kakaalis pa lang natin. Can you hear that? Yung downshift. Siyete muna tayo. Nakakatakot. I-loud natin ang ating exhaust, sport. Yan muna. Diretso muna lang muna. Let's do this. Uy! Oh! Oh, grabe. Grabe. Ang performance niya kaswabe, it sits in sa gitna ng Ferrari and Aventador. 488 pista dati nakapag-drive tayo. May jerk ng konti, pero hindi katulad ng hardcore na Aventador. When it comes naman sa shift ng gears, nako, you will feel everything talaga. Parang may washing machine. Every time na magpa-first gear, second gear, third gear, it feels like a washing machine. I get used to it, na-manage ko naman, pero
magugulat ka kasi sabi, parang ano yun, di ba? Sorry ha, yun pa lang yung may compare natin kasi hindi pa natin lahat natin test drive talaga. Shit eh. Very quick. Kaswabe. It's very quick. Pang superhero talaga to. Ano, Bid? Okay ka lang dyan? Baka may ilo ka. Hindi, okay lang. I-change natin. Dynamic. It's 8-speed. S-tronic automatic transmission. All-wheel drive. So, 610 horses to Kaswabe. Feeling ng isang Iron Man and Christian Grey. Ideally, para sa akin, first supercar talaga to. Yung talagang, yung talagang benchmark ng supercar. Coupe, price tag niya, hindi kasing mahal, ng Lamborghini and Ferrari. Pag nagtingin ka sa marketplace, nasa around 13 million ang used car. 2017 ito, brand new, nasa around 18 to 20 million. If you have other cars, sedan, SUV, gusto mong maramdaman ang sipa ng Iron Man car, woo! Grabe. Nakakatakot. Actually, kulang na kulang ang traffic dito. Dapat nasa highway tayo, pero hanggang subdivision lang tayo. Hindi rin naman natin pwedeng pilitin na pahiramin tayo nito. Pero nice kong pasalamatan again ang Toy Empire Store sa Green Hills. Dahil pinagkatiwalaan tayo para ma-i-vlog natin ang isang malupit sport exhaust. Hear that? Maximum ergasm. Woo! So amazing. Pag nag-drive ka ng supercar, it's always pumping adrenaline. Your brain will explode sa performance talaga. Kaya, if I were you, you have to subscribe pag gusto mo makita ng mga test drive and kung anong klase ng emotion merong ganito. Kaswabe, alam na this. Ano? Ay, mapahamak tayo dito, ha? Ti! Wala sila. Re-reviewin natin to, ha? Cut mo, ha? 3, 2, 1. Ang Toy Empire. Ay! And for more, putang ina, but for ng isang brown gago, tanga, inutil, talantado. Grabe ka, Swabe. Medyo nabitin lang ako sa ating ginawa. Hindi pa ganun kakapal ang ating mukha. Dapat baguhin yan. Anyway, pag nakita ka ng value, please subscribe and hit that notification bell para makikita mo kagad kung ano man yung mga supercar reviews natin and mga high-performing na mga vehicle dito sa Pilipinas. Pero huwag kang mawawala dahil sa susunod natin na video content ay eto lang naman. It's BMW M4 competition. Mga kaswabe, let's begin.